Mukhang ang 10% at 20% na prediksyon para sa koponan na Team PH sa SEA Games ay hindi tumutugma, kabatang, dahil balagbag kung balagbag ang mga teams na humaharang sa kanila. Dito mo makikita na ibang-iba pa rin talaga kapag mismong ang B-Wise na nga ang ating nakikitang lumalaban, yung tipong hindi sila yung mga players na babalagbag sa dami ng kills pero gugulatin ka nila sa teamwork at chemistry na tinatawag. Dito mo rin makikita na sobrang solid ng dalawang bagong membro nitong Blacklist C-Ball lineup dahil napupunan talaga nila ang pagkawala ni Oheb at Edward, na talaga namang masasabi nating solido ang lineup na meron sila ngayon. Pero teka, ohohohoy! Kamusta, kabatang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan! Unang-una, kabatang, kung ang pag-uusapan ay ang experience sa malalaking tournament, abay luging-lugi nga ang Team PH dahil mayroon tayong dalawang matatawag natin bilang mga rookie. Ito kasing si Gonzales at Soto ay hindi pa nakakatungtong sa pro scene, kabatang, na ibig sabihin sila ay mga nanggaling lamang talaga sa amateur teams. Kilala ko na rin itong si Gonzales, kabatang, dahil naging maingay rin naman kahit papaano ang mga teams na kanyang nasalihan noong siya ay nasa amateur teams pa lamang. At syempre, gusto kong gawa ng kwento ang taong ito dahil sadyang nakaka-inspiring talaga ang kanyang pinagdaanan. Siya kasi yung player na kamuntikan na talagang iwan ang paglalaro ng MLBB, pero bibitinin na lamang muna kita dahil sa susunod ay ikikwento ko na talaga kung sino siya. Pero mabalik tayo sa naging laban nitong Team PH, na kung saan una nga nilang nakatapat ang team na Malaysia. At sa katunayan, sobrang solid ng team na ito dahil alam nyo ba na halos lahat sila ay batak na batak talaga sa mga international tournament. Kumbaga sila kasi parate ang nagre-represent ng MPLMY sa ilang mga international tournament kagaya ng M-Series nitong Munton, pati na rin sa MSC. Sa madaling salita, kung daga sa dibibang pag-uusapan, abay wala nangang natitira sa Team Malaysia kumpara sa dalawang membro natin na sina Soto at Gonzales, kung saan aminado naman si Coach Bonchan na baka o posibleng kabahan pa ang dalawang ito sa big stage. Ngunit ating namang nakita kung gaano sila ka-focus at gaano sila kalakas kahit ito ay first time lamang nila sa ganito kalaking event. Sa game 1 ng kanilang laban kontra sa Team Malaysia ay buong akala natin ay hala, humina yata ang Team PH, bakit ganito sila maglaro? Marami tuloy ang kinabahan at yung iba pa nga ay nagme-mention pa kay Boss D na parang sinasabi na tama yata talaga ang prediction nito na 10% lamang talaga tayo. Malaki naman kasi talaga ang kalamangan ng Team Malaysia sa early game ng kanilang naging laban, lalong-lalo na't sobrang ganda ng ginagawa nitong si Zorn at Moon na siyang bumubuhat talaga para sa Team Malaysia. Idagdag mo pa yung lakas ni Momo gamit ang carry nito na siyang sa early pa lang ay lumalamang na nga agad kontra sa Team PH. Sa madaling salita, marami tuloy ang nag-iisip noong mga oras na yon na tayo na talaga ay matatalo na. Pero nang magkaroon ng clash sa Lord at medyo nag-asim ang Team MY, abay dito natin sila naisahan dahilan para tuluyan nating mabaligtad ang laban.
Pero kung papanoorin mo talaga ang game 1, abay nakita mo rin malamang ang taong may pinakamalaking ambag talaga sa Team PH. Kung bakit sila nanalo, ito nga ay walang iba kundi itong si Gonzales gamit ang kanyang Beatrix. Siyempre, siya rin ay tinanghal na MVP dahil sadyang binuhat niya lang naman talaga ang Team PH para makuha nila ang Game 1 na kung saan ganito rin naman talaga ang B-Wise kahit ang kasama nila ay sina Oheb at Edward. Kumbaga, hindi naman talaga pansinin si Wise dahil nga sa playstyle na meron siya. Ngunit ilang beses na nating napatunayan na ibang-iba ang lakas ng blacklist kapag may V-Wise silang kasama. Kumbaga, pinatutunayan talaga ni Wise na siya pa rin ang pinakamalakas na utility jungler sa buong mundo kahit siya ay nagpahinga sa MPL abay nananatili pa rin sa kanya ang pagiging malakas. Malimit nating makita sa sitwasyon na parang sila ay nalugi sa umpisa ng laro. Ngunit kapag tumatagal na nga ang laban, habay dito kanila gugulatin dahil kayang-kaya nilang baliktarin ito sa isang iglap lamang. At sa katunayan, may tweet pa nga si Baloyski patungkol sa laban ng Team PH at Team MY na kung saan sinabi nitong kapag tayo di umano ay nanalo sa Team MY sa score na 2-0, habay tayo na ang makakakuha ng gintong medalya. At ito, para mas maintindihan nyo, abay ito lang naman ang kanyang mga sinabi. Bago palang mag-start yung SEA Games, para sa akin, top 1 PH, top 2 MY at top 3 ID. So kapag na 2-0 ng PH yung Malaysia, para sa akin, sure gold, medal na, based lamang po sa scrim results. Hehe, to lamang yung panalo namin both sa MY at sa Indo. Mas hirap naman kami sa MY over ID. Pero natural sasabihin na naman ng marami ay scream lamang yan, which is totoo namang talaga kabatang na hindi tayo dapat magbase sa scream at ilang beses na nating naipaliwanag ang bagay na yan. Pero syempre, irerespeto natin ang komento o opinyon ni Baloyski. Pero ngayon na tayo nga ay nakakuha na ng 2-0 sa laban natin sa Malaysia, abay isang magandang pag-uumpisa na nga agad ito para sa ating bansa. Sumunod, nagimay ang laban naman natin sa loss na kung saan sa game 1 ay parang masasabi pa nating, uy, ang lakas pala ng mga ito. Lalong-lalo na yung kanilang derot user. Ngunit kabatang masanay ka na sa hero na derot dahil talagang malaki ang kalamangan ng hero na ito, lalong-lalo na't Esmeralda ang kanyang nakakatapat. Kumbaga ang derot na ang mabisang pang-counter sa hero na Esme, pero ito ay para lamang sa early game dahil madali na lamang mahuli o patayin ng hero na ito sa late game. Kaya para sa mga taong galit na galit kay Soto na Kesyo na susolo kill siya ng derot, abay normal lamang yan at okay lamang yan dahil kayang-kaya namang bawian yan sa late game. Sa mga hindi nakakaalam, ang lineup nitong Laos ay nakakalaban na rin natin noon dahil sila nga yung Nightmare Esports nakasali sa MSC rin noon. Kumbaga hindi rin talaga basta-basta ang mga ito dahil sumasabi na rin sila sa malalaking tournament. Pero syempre, hindi tayo papahuli at hindi tayo magpapatalo. Kaya naman Team PH pa rin talaga ang malakas. At dahil nga sa dalawang unang naging laban natin ay nakuha natin ang 2-0, abay malinaw na nga agad na tayo ay pasok na sa susunod na round. Pero nais ko lamang isingit ang post nitong si Rockheart na kilala naman natin bilang caster sa MPLPH na kung saan siya kasi ay gumamit ng hashtag lakad matatag. At sa mga hindi nakakaalam, ang salitang lakad matatag kasi ay nagmula sa dalawang sikat na casters ng larong Dota 2 at ito yung kanilang isinisigaw noong mga panahong lumalaban ng Pinas kontra sa ibang mga lahi.
Pero may isang taong nag-reply sa kanya at sinabing, hashtag lakad matatag, gawa kayo ng tagline nyo, sagrado yan, sa amin, huwag nyo dungisan. Kung saan nakakatawa, nakakapagtaka at nakakapagpabagabag ang komentong ito na tila hindi pwedeng gamitin ng ating bansa ang salitang ito ngayong tayo ay lumalaban sa SEA Games. Siyempre, isang bansa lamang tayo at ang tagline na ito ay pwedeng-pwedeng gamitin ng ating bansa sa kahit na anong laban natin para sa Pinas dahil ito ay nagpapakita ng ating katatagan sa bawat laban na ating kinahaharap. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa lakas ng Pinas na ipinapakita ng ating bansa at alam ko sa atin mapupunta ang gintong medalya. Hashtag lakad matatag! Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.